Hi guys! Welcome dito sa Santaro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. May babalikan ka. Puro in reverse na. More information about you. Ikaw ba itong babalik? Oo. May babalikan ka na person kasi parang gumugulo siya sa isipan mo eh. Hindi lang basta gumugulo sa isipan mo, parang hinahunt yung isip mo palagi ng taong yan. Hindi ka mapakali, kakaisip sa kanya. Hindi lang basta hindi mapakali. Para bang na-obsessed ka. Hindi mo maintindihan yung sarili mo. Hindi mo maintindihan yung isip mo, why? Bakit siya lang palagi nasa isipan mo? Para bang may mga kinakatakutan ka. May mga nag-uudyok sa'yo. No? May nag-uudyok sa'yo na bumalik ka sa tao na yan. And yung huwag ka nang maging mailap sa tao na yan to keep him or her sa buhay mo. Kahit na mag-fail ka pa, kahit na hindi ka mag-succeed, no? Para lang matahimik yung isip mo. Para lang makarecover ka sa pag-overthink. There's a shadow side here, so parang may sumusulsul sa isipan mo na hindi makontrol, no? Out of control. No, wala ka ng control sa isip mo, kakaisip sa taong yan. Hanggang sa parang na-stress na yung isip mo, kaka-overthink sa tao na yan. Main energy mo. May options ka in love. Pero klaro sa'yo kung sino ang pipiliin mo. Kung sino ang totoong mahal mo. Kung sino ang palagi nasa isipan mo. Kung sino ang choice mo. Kung sino ang makasama mo. Your mind is sharp. Pero may nanggugulo sa isipan mo. Yung the one ba to? The one? Yung iniisip mo palagi, siya ba yung the one? O hindi? Ano yan? May nag-influence na sa isipan mo? Yeah. Yes. May nag-influence na sa isip mo. Devil energy. With a shadow side. Hindi siya yung the one. May ginagawa lang yan sa'yo. Puso yan naman. Para sa yung isipin mo na isipin. Para sa yung piliin mo. Pero alam mo, klaro sa'yo kung sino yung totoo mong mahal. Sino itong totoo mong mahal? May pamilya. May asawa. Pwedeng asawa mo din. Basta may asawa yan. Pwede mo asawa. Or pinapangarap mong mapangasawa. Pero may nanggugulo sa isipan mo. Isa sa option mo. Or ibang tao. Dahil gusto kanyang makuha.
Hindi. Ina-atake ka niyan. Hindi. Ginagayuma. Ayun, ginagayuma ka. Naritualan ka niya. Gayuma. Gayuma lang. Hindi naman panghalit. So, yun. Ginagayuma ka. Yung paritual na gayuma to. Kaya may ganito, ganyan ang lumabas. Gayuma. Saan niya nakuha yan? Sa YouTube. May ayan o, umugulo siya sa isipan. Kanino kayong reading tama? Ang resonate. May gumugulo na tao sa isip mo. Pero may tamang tao para sa iyo. May the one para sa iyo. Tingnan po natin kung pero klaro sa iyo kung sino yung totoong mong mahal eh. Kahit na may nagugulo sa isipan mo, klaro sa iyo. Klaro sa iyo kung sino yung totoong mong mahal. Yun nga lang, may third party yung totoong mong mahal eh. Pwede ding may pamilya siya. Victorious na tao. O siya yung wish fulfillment mo talaga. Siya yung gusto mong mapangasawa. Either dyan. Matagumpay na tao sa buhay. O victorious over sa enemies niya. Gusto mong magtagumpay sa person na yan. Sa taong totoong mahal. Totoong mong mahal. Okay. Ayan. Yeah. Siya kasi talaga yung mahal mo eh. May umiipa lang talaga. No? Siguro attractive ka. Napaka-attractive mo. Pagdating sa kanya, talaga nag-aayos ka. Talagang gusto mo attractive ka. You look so amazing. You look so attractive. You look so so mabango. Mga ganun ba no? And you look so stable, yung ganyan. Confident. Kasi alam mo, siya talaga yung gusto mo. Pero ngayon, may nakikisaw-saw. May gustong mag-interfere. May gustong mag-occupy sa isipan. With the karma. Napiktuhan ka niyan. Kaya lumabas to. Yung isa, mahal mo. Ito, nagagayuma sa'yo, mahal mo ba yan? Hindi ah. Hindi. Gusto niya siguro mahalin mo siya. You're cold. Cold ka dyan, no? Yeah. Gusto niyang out of control ka sa isip mo. Para makapagkita ka sa kanya. Para hindi mo makontrol yung sarili mo para siya yung makontrol sa'yo. Pero iba yung mahal mo talaga. Ayan. Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, and Aries, Leo, Sagittarius.
What's coming towards you? Ano yung mga pagbabago kayo sa buhay mo? Yung mga pagbabago na nasa buhay. Ano yung mga magbabago? Four of... magiging stable ka din. Magiging clear din yung isipan mo. Kumbaga maging grounded ka din. Mawala din yan. Mag-influence sa isipan. Makakat din yan. Makakat off mo din yan. Magagawa mo yan. You have that ability to control yourself, your mind, your emotion. So powerful yung isipan mo, yung mind mo. Or you know how to handle yourself, your emotion, your thoughts. You're still stable. Maging grounded ka din. Maging stable ka din. Maging you will secure firm sa kung ano yung gusto mo talaga. Maging klaro, no? Klaro yung isipan mo kung ano talaga yung gusto mo. Ma-cut off to. Itong mawala din yan sa isipan mo. You know how to defend yourself. You will form a protective shield around you. Yung energetic boundary ba? Na ma-cut off yung mga intruders, yung mga invaders, yung mga ganyan sa energy field mo, yung ganyan. So, you know who you love, yourself. You love yourself the most. And klaro sa isip mo kung sino talaga yung nasa puso mo. Hindi niya pwede ma-influensyahan yung sa puso mo at sa isipan mo. Ano pa? Ano pa madarating sa'yo? Ayun. Yun na yun, guys. Yung Nine of Pentacles and the Six of Wands. Yung totoo mong mahal. Yung may Six of Wands energy. Yan na ba yun? Oo. Yan na yung papasok sa buhay mo. Why? Bakit siya papasok sa buhay mo? Papasok siya sa buhay mo na very confident, very attractive, pwedeng pag mag-approach siya sa iyo, ay very confident siya and stable, no? Nakausap at talagang puporma siya. Ganun. Lalo magkita kayong dalawa. Siya nga yun. And with the Six of Wands, matagumpay ito. Siya yung nagtagumpay sa'yo or matagumpay na yan sa buhay. Komportable yung buhay nito. Stable po financial. And religious or mataas yung status niyan pati na respected na tao, the high priest. Or guided siya. And protected na nasa itaas with high priest. That's why matagumpay ito. Siya ang magtatagumpay sa'yo for sure. Kasi victorioso. Magkakaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. Page of Wands. This person is coming. Na positive siya. And confident. As well as brave, courageous. And lively. Masayahin siya. Anong feelings din sa'yo ngayon? Itong Six of Wands na yan. Ha? King of Swords? Ang feelings din sa'yo, King of Swords. What's with the King of Swords here? Right ba yan? Yes! It's upright. Oo, upright to. Yeah. Actually, controlled yung feelings niyan eh.
kontrolado niya yung feelings niya, yung isip niya ang sinusunod niya, utak niya ang sinusunod niya. Kasi kung hindi niya kontrolin yung damdamin niya, ano yung damdamin niya, yung emotion niya, yan yung kahinaan niya. Yeah, yan ang kahinaan niya, yung emotion niya. Baka hindi siya makapag-offer sa'yo or hindi siya makapag-message or makapag-reach out pagka yung emotion niya ang susundin niya. Hindi siya maging positive kapag emotion niya. Bakit may nagmamanipula ba sa emotion niya? Meron. Kaya binablock niyo yung emotion niya. Meron. Meron. Magician. Kaya yung utak niya, para ko yung dalawa, utak na yung sinusunod nyo. Para ko yung dalawa na, powerful yung mind nyo, yung dalawa. So, utak ang sinusunod din ng taong to. See? Parang Queen of Swords ka, ito, King of Swords. Yung taong to. So, magtatagumpayan kasi, you know what you want. Clear yung isipan nyo, hindi nyo hinahayaan na maging clouded ng emotion, ng negative emotion or ng influences ng iba ang mind nyo, ang na hindi mag-cloud yung emotion nyo kasi alam ng person mo na to na may namamanipula sa emotion niya. So alam niya din na may namamanipula din sa emotion niya. Kaya sinusunod niya yung isipan niya, yung utak niya. Ito yung sinasabi ng isipan niya sa kanya, mag-message sa'yo, makipag-communicate sa'yo, mag-send ng message sa'yo. Minsan kasi kahinaan yung emotion eh. No? Yan yung nagpapahina sa tao eh. Pag magpadala sa emosyon, yan ang weakness ng isang tao minsan yung emosyon. So yan. If your mind is strong, and clear, so clear naman yung isipan niya, ikaw din, sharp and clear. Walang magagawa yung mga mapanghalit na yan, yung mga invaders na yan. So yan, hindi ka nila makukontrol. Diba? Yung mga evil naman. Yung mga gawa naman. So, yan. Yun. Your person is coming. Wow. To have a success. And, ayun, magiging ano to, magiging giving. Mag-invest talaga yan sa'yo. At yan yung pinili niya. Para hindi na siya nalulungkot. Para masaya na siya with you. Sana mag-succeed na yun, guys. And the strength para makasama ka niya, para komportable na kayong magkasama. Ayun. And para ma-manifest na din yung gusto niya mangyari. For sure, kakabahan yung third party. May third party, inerbyo sila yung third party. Why? Why? Bakit nanerbyo siya yung third party? Wala na siyang pag-asa sa'yo. Yeah. Madisappoint lang siya. Kahit anong buhos ng buhos niya sa'yo, madisappoint lang siya. Wala magagawa yung deceit na ginagawa niya. Mga tricks na ginagawa niya. Ito ang magtatagumpay sa'yo. Itong lively na person, yung energetic na person, yung passionate na person, confident siya, he or she is coming to fight for you, to fight for his or her love for you. See, ano ang gusto niya sabihin sa'yo? Wow. He or she will fight for you para magkaroon na ng union, reconciliation sa inyong dalawa. So, go, go, go. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga paguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang siguro na yung ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman, paki-comment na din sa ating comment section box.
lalo na sa mga nagka-rationate sa reading ito.